Oh, ba't kaya aga-aga eh, nakasimangot ka? Ang kabentong. Oh. Ibig na naman akong hipuan. Hindi lang nga tayo naglilingkuran sa kanya. Ay, naku, Rosa, huwag na nga natin pag-usapan yan. May at maya na lang yan ang isinusumbong mo sa akin. Kesyo, parang asong ulol si Kabentong. Kesyo bastos, kesyo mahalay. Eh, kung tutuusin eh, kaya dali naman remedyo ng problemang yan eh. Anong ibig niyo sabihin, inay? Oh, eh di tanggapin mong alok niyang pakasal kayo. Ho? Eh, kung kasal na ba kayo, kahit maghapon, magdamag kanyang hipuan, eh ano ba kabastusan doon? Kayo, aalis na po ang jeep naming kumpleto po. Pare, abante. Kwarta na naman. Oh. Bakit 25 lang to? Masyado kang magastos eh. Yan nga. Gastos nga, mas kuripot ka naman. Oh. Magandang umaga sa inyo, padre. Magandang umaga naman. Ano, Rosa? Hindi ka yata nakadalo sa misa? Eh, hindi na ako nakapag-bis eh. Nahiya naman akong magsimba ng ganito ang ayos ko. Napasugod ka? May kailangan ka ba? Eh, gusto ko sana makausap ng sarili ng si Obet. Obet, gusto ka raw niya makausap ng sarili nun? Payago kayo, padre? Oo, bakit hindi? Sandali. Oh, yung ayos mo. Ah, sandali, magbibis lang ako, Rosa. Kanina pa tayo paikot-ikot dito. Hanggang ngayon, hindi pa sinasabi kung ano talaga pag-uusapan natin. Nainip ka na ba? Hindi sa ganun. Nagsasawa ka na yatang ipasyal ako eh. Hindi naman sa nagsasawa. Kaya lang, papalubog na araw. Maya-maya lang, madilim na. Ayaw mo nun, walang makakakita sa atin. Kahit ano pang gawin natin. Klaseng tanong yan? Bakit mo akong ginusto? Ah? Alam ko. Alam na kung alam. Ano muna yung sasabihin mo sa akin? Hindi mo ba itatanong kung bakit? Anong kung bakit? Kung bakit kita ginusto? Hindi ka ba nahalayan sa sinasabi mo? Anong mahalay dun? Mahalay basta. Sa'yo nang nararamdaman ko. Yun ang totoo. Mabuti pa iyakin na kita. Kung gusto mo, salatin mo ako. Pag hindi nadama mo kung paano magtayuan ang mga buhok ko sa katawan. Lahatin na nga kita. Palagay ko, ganyan talaga ang pag-ibig, ano? Natatandaan mo ba? Nung una kitang makaharap, para akong itik na tinalupan. Nung una, hindi ko maintindihan. Pero nung matagal na, alam ko na. Kailangan, kilabutan ka kapag kaharap mo ang mahal mo. Ikaw, kinikilabutan ka rin ba? Akala ko pa naman, meron kang importanteng sasabihin sa akin. Maghapon pa akong pinaghintay. Sinasabi ko na sa'yo, Obet. Hanggang kailan pa ako kikilabutan na lang ng kikilabutan. Sa buong maghapon na pagtatrabaho, sa aking pagtulog, paggising ko sa umaga, lagi na lang akong parang itik na tinatalupan. Pagkatapos, nandiyan pa si Kabentong. Ang hirap. Sa tuwing didemonyo niya ako, ikaw ang naiisip ko. At maalaala lang kita. Tindigan ng mga buhok sa katawan. Obet, masakit na ang aking mga kasukasuhan. Mahapdi na ang aking puson. Bakit? Bakit mo ako tinitignan ng ganyan? Kinikilabutan ako sa'yo eh. Tumitindig din ba ang balahibo mo?
Dahil sa napalood natin kay Abdo, nag-init tuloy ako. Makapaligo nga. Oo, huwag ka tumitig dyan. Halika, maligo ka. Oops. Woo! Woo! Ah. Langoy! Mauna ako, ha? Kailang kamay mo. Dahan-dahan. Oops!